Hello mga bossing, welcome uli sa ating channel. Ang pag-aaralan po natin sa videong ito ay ang tungkol dito sa construction materials knowledge. Pag-aaralan po natin yung iba't ibang materials sa construction kung magpapagawa po tayo ng gusali at mga bahay. Kaya napaka-importante po na malaman nyo po ito para may ideya po kayo kung ano pong materials ang inyong bibilin. Kaya ginawa ko po itong videong ito para matuto po tayo sa iba't ibang materials na dapat nating bilhin. Apakalaking tulong po itong videong ito. Sana po panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo. Marami po tayong matututunan sa video nating ito. Kaya lang mga bossing, subok lang po pala ito. Merong gustong tumulong sa ating tutorial. Okay, pasok! Maraming salamat kuya! Ang una nating pag-aaralan sa videong ito ay ang tungkol dito sa rebars o reinforcing bars. Sa mga bakal po, meron po tayong mga types o mga uri. Meron po tayong epoxy coated deformed bars. Meron po tayong epoxy coated plain bars. Meron po tayong deformed carbon bars. Meron pong plain carbon bars. Meron pong deformed bar, and then meron pong thermomechanically treated bars, at marami pa pong iba. Dito po sa atin, kung magpapagawa po tayo ng bahay, karaniwan po nating ginagamit, deformed bar. Kagaya po ng nakikita natin ito, ito po yun, no? Madalas po, yan po yung ginagamit natin. Meron pong iba't ibang haba yan, taba, diameter, yan po yung susunod na i-discuss natin. Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Okay, punta po tayo sa susunod na topic mga bossing, no? Gaya po ng sinabi natin kanina, yung pong rebars, meron pong commercial length yan. Meron pong 6 meter commercial length, meron pong 7.5 meters, meron pong 9 meters, meron pong 10.5 meters, meron pong 12 meters, at meron pong 13.5 meters. Pero ang pinakamadalas pong makita na haba sa hardware sa mga commercial length na yan ay yung 6 meters. Kaya pagbibili po kayo, expect nyo na sa mga hardware, 6 meters lang po ang karaniwang makikita natin. Ito pong 7.5, 9 meters, 10.5 meters, 12 at saka 13.5, karaniwan po by order yan. Kaya 6 meters po ang madalas nating makita. Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Ang susunod po nating topic mga bossing, tungkol sa bakal pa rin, kagaya ng sinabi ko kanina, rebars diameter at saka yung rebars and color coding. Unahin po natin mga bossing yung taba ng bakal. Dito po sa taba ng mga bakal o diameter ng mga bakal, meron pong 8 mm, 10 mm diameter, 12 mm diameter, 16 mm diameter, merong 20 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 36 mm. Meron pa pong mas malalaki. Pero ang pinakamadalas po na makikita natin sa hardware na mabibili ay yung 10 mm, 12 mm at 16 mm. Ayan po yung mga taba ng bakal. Pagdating naman po sa kulay ng dulo ng bakal, mga bossing, pag nakita nyo po na pula yung dulo ng bakal, pwede pong weldingin yun. Meron pa pong ibang mga kulay kagaya ng dilaw, green, puti, brown, at marami pang iba. Bali, ibig pong sabihin yan, yung pong tibay ng bakal or yield strength po ng bakal. Si kuya, meron pong isang video na diniscuss po niyang mabuti, dinitalye niya. Sana po panoorin nyo rin yung video yon. Punta po tayo sa susunod na topic mga bossing. Kaya lang bago po pala tayo pumunta sa next topic, sana po pakipindot lang yung like. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, pakipindot lang po yung subscribe, notification bell. Kung may time po kayo, pakishare yung video. Ang Mix ni Kuya YouTube channel po, merong playlist videos yan. Ito po yung mga yon. Sana po panoorin nyo. Maraming salamat po. Okay, ang susunod nating topic mga bossing ay ang cement o simento. Bale, yung pong cement mga bossing, meron pong uri yan.
Meron pong ordinary Portland cement o yung tinatawag na OPC. Meron pong rapid hardening cement. Meron din pong extra rapid hardening cement. Meron pong quick setting cement, low heat cement, sulfate resisting cement, super sulfated cement, Portland pozzolan cement, Portland slag cement, colored cement at marami pang iba. Pero ang pinakamadalas po nating ginagamit sa pagpapagawa ng ating mga bahay o gusali, yung pong ordinary Portland cement o yung tinatawag na OPC. Ayun mga bossing. Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Okay, ang susunod nating topic mga bossing, no, ay ang tungkol dito sa sand o yung tinatawag na pine aggregates. Dito po sa pine aggregates, sand po yan o buhangin po yan or crush stone o dinurog po na bato. Ang laki po niyan in millimeter less than 4.75 millimeter. Yung po palang pine aggregates content usually 35% to 45% by mass or volume of total aggregates. Dito po sa uri ng mga buhangin, no, na makikita sa construction, meron po tayong M-sand o yung tinatawag na manufactured sand. Meron din pong concrete sand, meron din pong pit sand, meron din pong utility sand, meron din pong pill sand, meron din pong river sand or natural sand. Pero karaniwan po, gaya ng nakikita natin kung magpapagawa po tayo ng bahay at saka medyo maliliit na gusali lang, karaniwan po, river sand po yung dinideliver sa atin pag bumili tayo ng buhangin. Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Ang susunod nating pag-uusapan mga bossing ay ang tungkol sa gravel o graba. Tinatawag din po yan na coarse aggregates. Yung pong coarse aggregate, graba po or dinurog na bato po yan, ang sukat po niyan mas mataas po sa 4.75 millimeter. Karaniwan po ang sukat niyan 9.5 mm hanggang 37.5 mm. Pero ang karaniwan po na ginagamit natin pagdating po sa pagpapagawa ng bahay, gaya po ng nakikita natin ito, ay 3/4 inch crush gravel. Bali, yung pong mga iba't ibang uri ng graba, pag-usapan po natin ito. Bali, ang iba't ibang uri po ng graba na makikita natin sa construction, sa pagpapagawa ng bahay, meron po tayong angular aggregate. Ito po yan. Recycled aggregate. Ito po yan. Meron po tayong rounded aggregate. Medyo bilog po, no? Then meron din po tayong irregular aggregate. Okay, ayun po yung iba't ibang uri ng graba at iba't ibang sukat ng graba. Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Okay, ang susunod nating tatalakayng materialis mga bossing, no, ay ang tubig. Ito pong tubig, no, gayang nakikita natin, ginagamit po yan, no, sa paghahalo po ng kongkreto. Gaya po ng simento, buhangin, graba, binubuhusan po yan ng tubig. Ang ginagamit po dyang tubig ay yung inuming tubig po yan. Bali, malinis na tubig po yan. Minsan, pinanglilinis po natin yan, no? Kagaya po ng paglilinis ng concrete mixer at iba pa. Yan po yung tubig, no? Bali, kasama po sa magiging gastos natin yan at napaka-importanting parte ng materyales sa construction. Okay, kung nagustuhan nyo po itong video, sana po pakipindot lang yung like, subscribe, tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.